napag-usapan natin ang patungkol sa evolution nitong si Shion at ang pagkapanalo niya sa laban nilang dalawa nitong si Minaza. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Sa channel na ito, ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tensura Universe. So without further ado, let's get into the video. Sa mga natitira na hindi demon primordials, ay itong si Veyron ang ikalawa sa strongest. Meron siyang duke na rank at undefeated siya for the past 4,000 years. Pero kahit na malakas itong si Veyron ay nakahilata siya sa may lupa dahil pinabagsak siya nitong si Malcolm. Ang unique skill nga nitong si Malcolm ay tinatawag na disguiser dahil dito ay naiimimik niya itong si Lieutenant Kondo at nagagamit niya rin ang mga techniques nito. Again, malakas si Veyron pero ngayon talaga ay mas malakas pa rin itong si Malcolm sa kanya. Malaking problema ito para kay Veyron kasi kung mababalikan natin sa mga nakaraang videos ay nag-volunteer siya na tapatan itong si Malcolm kasi sabi ni Veyron ay kaya niya na daw dito ngayon manalo. Pero ngayong nasa laban na siya, eh hindi niya ito magawa. At this rate, eh mapapahiya siya kay Benimaru. At mapapahiya din ang master niya na si Ultima. Sabi ni Malcolm, eh malakas naman daw itong si Veyron. Pero hindi pa daw sapat ang lakas nito para ito ay manalo. Sinasabi nitong si Malcolm na nai-analyze niya na raw ang capability nitong si Veyron. Kaya sumuko na raw ito sa kanya. Pero syempre, eh wala itong balak na sumuko. Para kay Malcolm, eh langit at lupa daw ang gap ng strength nilang dalawa. Napakalakas daw kasi talaga nitong si Lieutenant Kondo na naimimik niya. Tsaka apat na beses na mas mataas ang magicals amount sa kanya nitong si Malcolm. Nung unang laban nila, eh hindi pa naman 1v1 ang kanilang laban dahil katulong niya nun itong si Soka kaya nakasurvive siya. Pero ngayon, eh 1v1 na ang kanilang laban kaya luging-lugi na siya dito. Sabi ni Malcolm sa kanya, eh hindi daw mananalo itong si Veyron gamit ang imitation dahil when it comes to imitation, eh mas malakas daw siya dito. Pero ngumiti itong si Veyron sa kanya at sabi ni Veyron eh maghintay lang daw ito. Mas malakas daw ang original compared sa isang imitation lamang. Nagtaka naman dito itong si Malcolm. Ano daw ang ibig nitong sabihin? Then pinaliwanag nitong si Veyron ang kanyang imitation ability. Unlike the disguiser na unique skill nitong si Malcolm na nang i-imitate lang eh capable itong si Veyron na mag-incarnate mismo sa body ng mga nakita niya na dati. Hindi ito basta imitation lamang. At ngayon ay may gagayahin siya na body. Confident siya dito sa imimimik niya na ito. Sumigaw si Veyron at inilunch niya ang kanyang unique skill na imitation master. Inimimik niya ang kanyang pinakamalakas na kakilala. Ito ay walang iba kung hindi si Demon Lord Rimuru. Pero nagulat itong si Veyron dahil hindi ito gumana. Narinig niya ang voice of the world. Sabi nito sa kanya ay imposible daw ito. Hindi daw sila nakakuha ng permission. Instead ay makaka-receive na lang daw itong si Veyron ng panibagong power. Nag-parkour dito ang kanyang emotion dahil buti na lang eh meron siyang bagong power na makukuha dahil nag-failed nga yung kanyang original plan. Ang natanggap nitong si Veyron na bagong powers ay tinatawag na True Fake Writer at dahil dito eh secured na ang kanyang pagkapanalo. Since hindi niya nai-imitate itong si Demon Lord Rimuru eh nag-isip ng ibang i-imitate itong si Veyron gamit ang skill na ito at naisip niya na ang i-imitate ay si Araki Byakuya. Ang overpower din nitong ability na ito dahil nagawa nitong si Veyron na mai-imitate itong si Araki Byakuya sa peak performance niya nung siya ay nabubuhay pa. At magandang idea na ito ang napili niya dahil kung mababalikan natin eh parehas itong si Araki Byakuya at Kondo ng sword technique na ginagamit. Nagulat itong si Malcolm dito. Sabi niya eh hindi na daw ito ngayon si Veyron. Naging totally ito na ibang tao pero inignore lang nitong si Veyron ang sinabi nitong si Malcolm at iniready niya ang kanyang spada. Gumamit siya ng technique na unique sa mga demons. Ito na nga yung material creation. Tumingin si Veyron sa kanyang kalaban at kinabahan itong si Malcolm dito. Pero sabi ni Malcolm eh hindi pa rin daw ito mananalo dahil sa dalawang kinopya nila eh mas malakas pa rin daw itong si Lieutenant Kondo. Sabi naman itong si Veyron sa kanya eh maghintay lang daw ito dahil pinuntahan na daw itong si Lieutenant Kondo ng kanyang lady karera at dahil daw doon eh may taning na ang buhay nitong lieutenant nila. Natawa naman dito itong si Malcolm dahil hindi niya ma-imagine na kahit nakailan eh matatalo itong si Lieutenant Kondo. Then parehas na sila na nagseryoso. Pumosisyon na itong dalawang ito at ginamit nila ang pinakamalakas na sword technique ng kanilang mga individual na kinopya. Ginamit
ni Malcolm ang Plum Blossom Uhuwato pero inidominate ito ng Yatsuji Rakura Yashimoto nitong si Veyron. Ang 8 sword flashes na inirelease nitong si Malcolm ay inideflect ng 5 sword flashes nitong si Veyron. At ang last flash ng atake niya ay sa leeg ni Malcolm pumunta. Dahil dito ay duguan itong si Malcolm sa may palitan nila. Naputol din ang dalawang kamay niya kaya hindi niya mapigilan ang pagkaubos ng tumatagas na dugo niya. Pero sabi ni Veyron ay hindi niya daw papatayin itong si Malcolm. Nagreply naman itong si Malcolm na balak daw ba siya nitong gawing hostage. Pero hindi pala ito ang balak ni Veyron sa kanya. Sabi ni Veyron, butler daw siya ni Lady Ultima at gagawin niya raw ang lahat para mapasaya ito. Alam na siguro natin kung ano ang magpapasaya kay Ultima. Ang magpapasaya sa kanya ay ang makita ang isang malakas na kalaban na nagdudusa at nagmamakaawa para maisalba ang kanyang buhay. Balak ni Veyron na irigalo itong si Malcolm kay Lady Ultima para mapaglaruan niya. Nagmakaawa naman itong si Malcolm na wag daw itong gawin sa kanya nitong si Veyron. Palayain na lang daw siya nito at hindi na nila siya magiging problema in the future. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.